Dumating na ang pinangangambahan ng lahat, si Judith. Kaya naman, unang Lunes matapos ilagay sa Moderate Enhanced Community Quarantine ang Metro Manila, ang mga consumer ng Meralco maagang pumila para magbayad ng bill. Mainit na panahon at nagtiis maglakad ang karamihan upang makarating sa Meralco Business Center sa Commonwealth Avenue, Quezon City. Ayon kay Marisa Balbas, galing pa siya sa barangay Matandang Balara at alas 7 pa siya ng umaga umalis, pero mag-aalas 11 na ng tanghali, nasa labas pa rin siya ng tanggapan ng Meralco at nakapila. Eh, ang inaano ko pong yung bills ko kasi baka mamaya maputol. Siyempre, mahirap na. Eh, yung January, may January, February pa ako remaining balance, yun ang babayaran ko. Ang lalaking ito naman, ang katwiran, dapat hayaan sila na magbayad na lamang sa bayad center kahit nalagpas na sa due date ang kanilang babayarang bill. Eh, sobrang ibilad na bilad na kami. Hindi dapat sana bigyan nila ng ano to. I-ano nila sa bayad center ang pagbabayad nito ngayon. Tulad nito ngayon, gutom na kami, ho pa. Wala na, lalo nagtitipid kami kasi wala na kami pambili ng pagkain eh. Kinuha na namin meral ko. Nasa mahigit 2,000 anya ang kanyang babayaran. Eh, ang mahirap, wala pa tayo masakay, maglalakal pa pagdating dito, pila pa. Malaking halaga para sa mga itong ibabayad sa Meralco, lalo na ngayon ay 2 buwang walang hanap buhay dahil sa COVID-19. Kailangan ani lang magbayad dahil sa takot na magdoble perwisyo. Mainit na panahon, wala pang makain. Ang problema, syempre, panggastos din ho yun. Pero kailangan bayaran kaysa maputulan. Mahaba ang pila sa labas ng Meralco dahil sa pinapatupad na social distancing sa loob ng kanilang tanggapan. Pero sa labas, dahil sa dami ng tao, hindi na ito nasunod. May mga tauhan naman ng Meralco na nagbibigay ng paalala sa mga nakapila na sumunod pa rin sa social distancing na ipinapatupad ng pamahalaan. Bago pumasok sa loob ng gusali, kailangan tumapak sa putbat sa kakukunan ng body temperature. Mayroon namang hiwalay na pila para sa mga buntis at senior citizen. Ayon naman kay Meralco spokesperson Josel Dariaga, hindi kailangan magkumahog ang mga tao sa pagbabayad dahil wala naman silang gagawing pamumutol ng kuryente. Wala naman po kaming pagiging disconnection during the time of the ECQ. So siguro po kung mamarapati nila, they can opt to settle their bills pag mas kumbinyente sa kanila. At kung napapansin nila na it may not be that too convenient for them, pwede naman siguro kung pangpahin muna yung volume ng tao doon sa aming business centers. No? Paliwanag nito, dumagsasakandil ang mga tanggapan ng mga tao dahil sa bahagyang naluwagan ang movement ng mga ito matapos ilagay sa MECQ ang Kalakang Maynila. Nakakita lang sila ng window of opportunity na medyo nagkaroon ng relaxed environment ngayon na naka MECQ tayo. But I would advise them, wala po kaming gagawing anumang disconnection notice or any form of disconnection whatsoever, kaya hindi po kailangan na dumagsak po sa ngayon. Pag nakikita po ninyong punong-puno yung pupunta ninyo, I would advise na do it some other day or at the utmost convenience. Gate nito, kahit na ang due date ng kanilang mga consumer ay bago pa man ilagay sa ECQ ang Luzon, ay hindi pa rin ang mga ito puputulan ng supply ng kuryente. Iyan siguro ang mga pumila, karamihan, yung kanilang mga bills ay bago pa mag-ECQ. Marami yan ay dun sa period na siguro may December, January, February, or way before at nakalagay day June immediately, ano? Pero i-assess din nila po yung situation sapagkat sabi ko nga, wala naman kaming gagawin disconnection disconnection ngayong naka-ECQ tayo. So, ayaan muna natin po sigurong maging normal. Erwin Aguilon, Radyo Inquirer na Binubenta, bayang nagtatanong, mamayang nag-uusisa.